Mano ba tayo? Pumalakpak lahat ng mga anak ng Diyos. Pumalakpak lahat ng alive na alive sa gating ito. Pumalakpak lahat ng mag-invite sa linggo. Wala ka na. Uwi na tayo. Sabi po, sabi sa Bible, if you, sino nito nagmamahal sa Diyos? I think John 14.21, yung pakipflash kayo verse, John 14.21. Sabi, if you love me, you will obey what I command. If you love me. Ayan, ayan, John 14.21. Sabi, the one who has my commands and keeps them is the one who loves me. And the one who loves me will be loved by my Father. I also will love him and will reveal myself to him. So very clear in the Bible that if we love God, we will obey and we will keep his commandments. Ang pag-invite ba? Ang pag-evangelize ba is mga kumandigan? Yes, that is the Great Commission. Ba? Hindi po yan Great Consumption. Diba? Great Commission. Ganyan naman, lagi pinag-invite naman ako ni Pastor. Amen. Great Commission po yan. At bago po mag-ascend si Jesus doon po sa langit, di ba? Matthew 28, verse 19 to 20, para plus nga. Sabi na Matthew 28, verse 19. Sabi na, go therefore and make disciples. Very clear. Alam niyo po, this is the heart and soul of the church. Pag huminto tayo rito, alin po, we will not grow. Amen? Sino rito, years na kayo nasa church, nasa kaman? Years na years. Si Rev, alam ko, nening pa si Rev dyan eh. Yung, wala pa tayong dingding, dyan na si Rev. Baby pa. Oh. Ano pa po yan? Ano pa yung dati? Medede pa. Sino to? Si Larry, years ka na rin, Larry, no? Si Jim, bago pa na si Dale. Si Dale, ano to, years na rin yan ato, kaso pag ganun niya nun. Bata pa siya nun. Sino pa ba? Di ba, lahat po tayo rito. Katrisha, years na. Years na po, years. Diba, meron po rito mga inugatan na po sa pananampalataya. Diba, dapat kung meron pa inugatan ka na, dapat nagiging masigasig tayo para maghaluluwa. Tama? Diba, John 15, sabi lang, you did not choose me, but I chose you. Ano yan? I chose you to go and bear fruit. And fruit that will last. Diba? Hindi lang basta bunga. Hindi bunga na mananatili. Of course, the fruit of the Spirit ay isa po sa mga bunga, pero isa sa mga bunga dyan, dapat meron tayo na aakay ng mga paalala sa Panginoon. Amen? Alam niyo po yung nakita po sa mga G12 churches, mga post nila. Talagang they were driven by vision. Talagang gusto nila ang focus. Nakita ko po isa po kaibigang pastor. Talagang ano? Talagang harvest, puro sila harvest event. At parami sila ng parami. Bakit? Naka-focus sila doon sa vision of multiplication. Diba? Evangelism. Hindi evangelical. Sino po ito? Gusto nyo na bago dumating anniversary natin, saan taong mahigit tayo? Amen! Sino nag-amen? Nakalibad yan. Ayan. Sino ito gusto? Amen! Amen! Alam mo, walang ayaw noon. Amen! So, ibig sabihin, kailangan po natin ito pagtrabahuhan. Dahil it's about time para magising na po tayo sa katotohanan na ang church natin hindi po bata. Magtatatong taon na po tayo. 3 years and counting. Parang mansan na. Ugot. Amen, 3 years. So kaya dapat ay mag-confirm po ito sa numbers po natin. Amen? Kaya mag-ibig po ba tayo? May mga kaibigan tayo, may mga mag-anak tayo, may mga kapitbahay tayo, it's about time para akayin po natin sila. Alam po, kung kayo, nag-i-enjoy kayo sa church, alam mas pag-i-enjoy tayo pag yung mga kaibigan nyo, kasama nyo nag-i-enjoy sa church. Amen? Nakibigin ko sa salita ng Diyos.
Amen? At pagdating po next year, pag nag-sport fest tayo, di ba? Ang daming team, mga 10 team. Diba? Palagay ko, hindi na si Dio pag MVP niya. Dahil marami nang magagaling na sasari dyan. Baka si JB na. PBB na. Amen! Kaya, malinaw. Pakibalik yung Matthew 28. Alam niyo po, huwag na po natin antayin na mag-jiddle pa tayo para ma-force tayo na mag-invite. Amen? Huwag po natin antayin. Dahil minsan sumasagi sa isipan ko, Lord, sige na, baka gusto ko na mag-jiddle. Para nang i-mentor sa akin. Para yung mga member naman, ma-force naman sila. Kasi pag ako nag-force, eh, ayaw naman eh. Siguro pag ibang mga mentor, baka ma-force. Amen? So huwag na po natin antayin. Amen? Dahil, alam niyo po, as much as possible, ay dapat ay makita po sa atin that we have the burning desire to invite. Amen? Tumatakbo po yung panahon. Sayang po ang panahon na dapat marami na nakakakilala sa Diyos. Sayang ang panahon. Eh, pastor, gumigitara ako. Nag-drums ako. Kumakanta ako. Alam mo, baliwala lahat ng ginagawa natin. Of course, not totally baliwala. Pero we do this para, alam po, ang pinaka heart and soul na ginagawa natin dito para sa mga bagong kalino. Amen? Baliwala po lahat ang event natin kung wala tayo na-invite. Mahinom mo ba sa atin yun? Let's go back to our main vision. That is to make souls and make disciples. Sabi ito, go therefore and make disciples. Take note, not make believers, but make disciples. And you cannot make disciples kung hindi ka umahayo at hindi ka nag-evangelize. Amen. Sabi ito, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of God, the Holy Spirit. Amen. Ano po, kung sa linggo, alam ba, ilan tayo na dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25. Kung sa Sunday po, ang bawat isa mag-invite ng isa, ilan tayo? 50. Ano ba? 50. Ay kung dalawa mag-invite ba, Pastor, isa lang, naku, mahina. Diba, kaya ko, lima. Eh kung mag-invite yan, tito dalawa, mag-ilan tayo, 75. Diba? Ano? Diba, yung meron na yung mga teacher dyan. Ilan na sila sa dati nyo? 30, 40? O, lahat ng klase, lahat ng mga required kayo umatin sa church. Plus 10! Yan. So alam mo po, it's all about our heart. Basta puso lang po yan. Puso. Puso. Maganda. May mga katrabaho si June, si Mary, may kaibigan si Tessa, yung mga kasama niya nag-cosplay. Tara, punta tayo sa ano, sumihan ng tulmar, doon tayo magka-cosplay. Ayun pala, ano pala yun? Iba pala ang cosplay yun. Amen? So kaya po natin. Yeah, we're expecting, we are not doing this para matanggal po tayo, we're doing this para may mag-as po kami. Amen. Ang goal po natin, 150, wala pa tayo sa kaling tiyan. So we have to work, we have to play, eh, tanda natin, di ba, sa pagkawa natin, the old days of the RMP. Magsabi nga, ano sabi nyo, mag-invite to tayo. Magsabi! Mag-invite to tayo, best! So gagawa po tayo ng programa ngayong summer na magkakaroon po tayo ng house to house. Okay ba kayo dyan? Mag house to house tayo. Pray natin. Kung natin mga information nila, mag-invite tayo. For the glory of God. Amen. So palapakan po natin ng Panginoon. Ano yun po ba? Hindi pa. Tatapatid po kayo. Pag linggo, nakita ko parang kayo-kayo na. Lord, sila-sila mo naman. Hindi sa matapos yan. Lord, kami-kami mo naman. Hindi niya ka lang. Lord, kailan kaya magkakaroon ng ano, na iba-iba naman. Diba? Ang plano ko natin, gusto ko maging pa-service eh. Talaga hindi na magkasya. Pero hindi ko mangyari yun kung hindi ko natin ito magkatrabaho mo.
ano po tayo manalangin para dito. Ano yung bakit? Sabi sa Bible, sabi ron, the harvest are plentiful. The harvest are plentiful. Sabi Jesus, di ko ba nakikita? Nandiyan na yung mga aninim. Nandiyan na. Diba ang kulang magagawa? Diba? Ikaw yung magagawa ng Panginoon. Tayo yung magagawa ng Panginoon. Amen? Amen. Hello? Hello. Para sabi sa akin mo, ikaw ang gagamitin niya. Ikaw ang gagamitin niya, Lord. Kasi ka palapakan natin ng Panginoon. We're expecting Sunday po. It's coming Sunday. Amen? Amen. Amen. Galit na ba kayo sa akin? Sige po. Tayo po manalangin sa akin. Panginoon, sa oras po ito, patuloy niyo pong ilagay sa puso ng bawat isang Panginoon yung vision mo, yung purpose mo sa amin, Panginoon. And why this church exists, Lord, to glorify your name. And first God, to grow, not just in quality, but in quantity. Lord, sa tatlong taon na tinahak namin, Panginoon, Lord, marami na po kami na na-touch ng mga buhay. Marami na kami mga nagamit po kami para mabago buhay ng mga tao, Panginoon. And Lord, we are praying, God, that we want more. We want more, God. We have a great God. At meron akong Diyos na malaki, Panginoon. Yung Diyos na meron, Panginoon, yung mga mega churches, yung Diyos na meron, yung mga malaki simbahan, Lord, ay pares naman Diyos namin. We have the same God. And we believe, Lord, help us, God, to persevere to our calling. To focus, God, sa pinapagawa niyo po para sa amin, Panginoon. Lord, ang bawat isa, bigyan mo po ng puso para po sa mga nawawalan ng kaluluwa. Lord, bawat isa, Panginoon, Lord, I pray, God, yung heartbeat mo, Panginoon, ilagay mo sa puso namin lahat, Lord. It's all about the lost soul. It's all about the lost world. Help us, Jesus. At naniniwala kami, Panginoon, hindi lang po ito gawain ng pastor, kundi gawain po ng bawat isa. Na kami, Panginoon, ay bigyan mo na malaking puso